Hello everyone, sa lahat ng nanonood ng vlog na to, thank you again for watching this vlog. So if you noticed, iba na ang boses ng lola mo. Naririnig mo na siya kasi meron na po tayong microphone. Remember that? Then also, see the quality of lights na meron tayo ngayon. So iba na ngayon. Maliwanag na din tayo. So maliwanag na ang boses. Naririnig na natin ng mabuti. At medyo maliwanag na din ang ating paligid. At we're using a white background this time. Para naman at least may konting improvement ang ating vlogs. I can say that the purchases that I did was all worth it. Kasi somehow, nag-improve na yung quality ng sound ng vlog natin. At the same time, as I've said, lumiwanag na din ang paligid natin. So, I think everyone deserves the best. Especially you deserve the best. Aww. Niyo sa vlog ko. So, big things start from small beginning. So, konti-konti lang tayo. Small steps lang tayo somehow. Alright? So, for those of you mga kasis or mga friends or family na hindi pa po napapanood ang aking recent vlog about vloggers must have tips for beginners or vlogging setup tips for beginners, please have a look. Dito lang po siya. Click lang po ninyo at panoorin niyo po. Pag meron po tayong time, marami pong salamat. So, enough na sa pagpo-promote ng aking latest vlog. So, let's move on to the next vlog. I'm sure this is very interesting, especially para dun sa ating mga kabayan or OFW na nandito sa UAE. And at the same time, I'm sure this will be helpful tips also for our family back home in the Philippines. Kasi ang topic na to is regarding how you can apply visa to UAE. Ang video na to ay para sa lahat ng OFW na nagbabalak na makapunta ang kanilang mga pamilya from the Philippines to UAE or ang Filipinos or ang ating mga kabayan sa Pilipinas na gusto naman pumunta dito sa UAE para makasama nila ang kanilang mga loved ones. So, if you're interested, please keep on watching at bibigyan ko kayo ng mga tips and processes para successfully makapunta po sila dito sa UAE. Ready na ba kayo? Let's start! Okay. Number one requirement is, dito pala, number one requirement is a passport. Passport po ang pinakakailangan para makapunta dito ang ating mga loved ones or anywhere in the world. Yung passport na yan, Philippine passport, kasi Filipino naman po tayo. So, yan po yung ating sample dyan sa passport na yan. Okay, yung passport na yan ay kailangan valid. Valid po siya, not lower than 6 months. Kasi po, if lower than that, hindi na po tayo makakapag-travel. Obviously, hindi po siya dapat fake or kung saan-saan lang natin siya pinagawa. Lalong-lalo na sa Pilipinas, marami pong mga fake dyan. So, kailangan po sa DFA po talaga natin pinapaprocess yun. Let's just make sure na meron pong passport ng ating mga loved ones. Kasi number one requirement po yan. Para makapag-travel tayo to UAE or anywhere in the world as I've said earlier. Okay, so number two. Para po makarating dito, kailangan po natin ng visa. Now, paano po tayo makakakuha ng visa dito? Easiest po makakuha ang visa, ang loved ones natin, especially kung siya ay ating husband or wife, mga kids natin, or ang ating mga parents. Okay, para mga first degree na relation sa atin. Kasi yun po talaga yung pinakamadaling pumunta dito. Well, let's take for example ang ating parents na pupunta dito. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay kumuha tayo ng travel agency dito sa UAE na reliable po. So this can be recommended by your friends. Depende din to sa kailangan din natin mag-check or mag-compare tayo ng prices from one travel agency to another kasi iba-iba po ang presyo nila. Alright, let's take for example, pupunta ang inyong parents dito ng 1 month.
Friends, mga 1 month visa will cost you around 295. So, ang conversion na naman natin noon, obviously, is from dirham to peso. So, ipapakita ko na lang sa inyo later on dito kung how much would be 295 to peso. So, para malaman natin later on kung how much would be the total cost for our parents to come here, just taking them as an example para at least may idea naman tayo. Okay, so what are the other requirements ng ating agency aside from the payment of 295 for a month na visa papunta dito sa UAE? Kailangan din nila, obviously, yung passport ng parents natin. Kailangan din nila ang passport and visa copy mo and at the same time yung birth certificate mo. The birth certificate will show na sila talaga ang parents mo. So that would be easier for the agency para makuha na ng visa ang parents mo. So para sa, based on the agency, yun lang yung mga requirements na kailangan nila. So the process would take them around 2 to 3 days para maayos yung visa mo. So based on my experience, napakabilis naman yung processing ng visa nila kasi napaka-reliable naman nila na agency, na travel agency. So if you want, isa-share ko din sa inyo yung link ng travel agency that I have been using for the past few years para mapupunta ko dito yung mga kiddos ko sa UAE. So, very reliable po sila. So, I'll just leave the link below para malaman din ninyo kung saan ako kumukuha ng visa. So, you can try them out. Alright guys, nakapag-discuss na tayo about the passport requirement, nakapag-discuss na din tayo sa visa natin, at medyo may na-recommend na din tayo sa inyong agency kung saan kayo pwedeng kumuha ng visa ninyo for loved ones na hindi po tayo maluloko. Medyo reliable po talaga tong agency na to. Right, so now, hindi naman po posible na makapunta ang ating mga loved ones dito without flying here. So, kailangan po natin, obviously, mag-book po tayo ng ticket online for them. Okay, highly recommended ko po yung Cebu Pacific kasi unang-una budget-friendly siya. Yeah. But, you always, for your preference, kung ano pong airline na gusto nyo i-book for your loved one. So, nasa sa inyo na po yun. You have choices like Etihad, Emirates Airlines, or Philippine Airlines para po sa booking ng tickets ninyo. So, meron na po tayong 3. Passport, visa, an airline ticket para sa mga loved ones ninyo. Now, let's move on to more requirements para naman doon sa Pilipinas pagpupunta dito yung parents ninyo kasi medyo po yun pong tedious. Dito, napaka-easy po ng requirement nila. Meron lang po kayong visa, pa-present lang po ninyo yung passport ninyo, meron kayong airline ticket, that's it. Tapos na po. Yun lang yung requirement from UAE. So, medyo matrabaho lang po yung requirement natin from the immigration, Philippine immigration na papunta dito. Kasi, dun po medyo marami po silang tinatanong sa atin para makita po talaga nila kung ano talaga yung purpose natin, kung bakit tayo nagpupunta dito sa UAE or palabas tayo ng Pilipinas. Medyo, in terms of security, medyo strict po talaga doon yung immigration natin. So, further, i-discuss ko na po sa inyo yun kung ano yung mga requirements na kailangan natin i-prepare. Moving on to more requirements from the Philippine immigration before a traveler can fly to UAE. For example, ang parents natin ay magpa-fly to UAE. Ito po ang mga kailangan nilang i-ready bago sila pumunta ng immigration. Number one, kailangan po nila yung original passports nila. Second, kailangan po nila ng visa nila na inisyo galing sa UAE. Third, kailangan po nila ang kanilang air ticket, obviously. Fourth, meron din pong tinatawag na affidavit of support from sponsor. Ang affidavit of support from sponsor ay pinaprocess po yan dito sa UAE by the person sponsoring yung loved ones natin from the Philippines. Another requirement is OEC aside from the affidavit of support from sponsor. Itong OEC naman ito ay pinaprocess din to ng iyong loved ones na mag-i-sponsor sa'yo sa Philippines through a balik manggagawa online site. So, hindi na po ninyo dapat problemahin yun kasi ibibigay na lang po nila ang kopya na to para sa inyo. So, yun lang po. So, yung apat na yun ang requirement natin. Number one, just to recap it again, number one is the original passport of the traveler, the ticket of the traveler, visa of the traveler issued from the UAE,
affidavit of support from the sponsor and OEC of the sponsor. So yun yung 5 na yun na dapat i-present natin sa immigration pag nandun na po tayo, palabas na po tayo ng Pilipinas. Provided guys na nakalusot na po ang ating loved ones or sinasabi natin kanina earlier na ang ating parents sa immigration, after providing them with all the requirements na minention ko, yung mga 5 requirements natin, so nakalusot na yung parents natin, okay, so mag-aantay na sila dun sa gate papuntang UAE. Ngayon, ang tanong naman ninyo, I'm sure, paano naman yung process pagdating nila dito sa UAE? Huwag po kayong mag-alala kasi it's more simpler pag dumating po kayo sa airport dito sa UAE. May it be in Dubai Airport or Abu Dhabi Airport, mas simple po siya, mas smoother po. So ano-ano yung mga processes na dadaanan ng ating mga loved ones pagdating nila dito naman sa UAE or sa airport, any of the airport dito sa UAE. Okay, just to give you an idea, so lumapag na yung parents natin dito or ating loved ones dito sa UAE. All they need to do, it's the same process, pupunta na naman uli sila doon. Pagbaba nila ng aeroplano, pupunta na naman sila doon sa passport control. Karamihan, lines na nag-passengers ay dumidiretso lang yan sa passport control. So, kailangan, ang destino lang natin is go straight to the passport control. Then, after the passport control, makikita mo na doon yung immigration area. Sa immigration area, magla-line up tayo doon. So, Emirates National ba kayo or from other countries ba kayo? So, doon kayo sa other countries lang pumila. Pagdating ninyo doon, i-ready lang ninyo yung passport ninyo, yung visa ninyo, para i-present doon sa immigration. Hindi masyadong nagtatanong dito on immigration, provided na tama yung mga dokumento ninyo. So, wala siya lang tinatanong masyado. But there is one process na kailangan i-go through ng ating mga loved ones after presenting yung ating passport at ang ating visa to an immigration officer. Ito ay tinatawag na eye scanning. Lahat po na pumupunta dito sa UAE ay dumadaan po sa eye scanning. Kasi nire-record nila yon dito sa system nila, yung entry mo dito, at alam naman ninyo na yung eye is usually unique yung mga features natin dun sa eyes natin. So, yun yung talagang kinukuha nila para they make sure na yun talaga yung record ng isang visitor dito sa UAE. So, this eye scanning thing would take you about less than 5 minutes lang naman yun. Kasi within that area lang din kung saan ninyo present yung mga passport at visa. So, titingin lang kayo sa camera for a few seconds. Sasabihin lang ka, look. Okay, then that's it. Yun lang ang kailangan ninyong gawin. After that, they will let you pass through the immigration. And voila! Makikita na ninyo ang inyong mga loved ones na daantay sa inyo doon sa arrival section. So, ganun lang po yung kadali para makarating ang inyong mga loved ones dito sa UAE. So, ano pang inaantay ninyo? Mag-isip-isip. Okay? Of course. Okay? Before I forget. Without this, hindi magiging possible ang pagpunta ng ating mga loved ones dito. Even yung mga dokumento na ito, hindi din ito possible. So, ang pinakakailangan po natin, pinaka-importante ito sa lahat. Okay, kailangan na kailangan po natin para magawa lahat ito at maging posible lahat ito, kailangan po natin ang cash. With more S. Cashes. Kailangan po natin lahat yun. Without that, hindi po tayo makakabili ng ticket, hindi po tayo makakabili ng visa. And worst of it all, pag dumating ang ating loved ones dito, alang naman ikulong lang natin sila dito sa mga flats natin o sa mga rooms natin. Siyempre, kailangan nila, they need to see how beautiful Dubai. They need to see, kung nasa Abu Dhabi ka, they need to see how beautiful Abu Dhabi is. So, kailangan natin silang ipasyal at ipasyal at ipasyal. Of course, pag pinasyal natin sila, kailangan na naman natin ang cashes. Cashes na naman ang kailangan natin. So, yun lang mga sis, aking mga friends. Those are the simple tips and guides or processes para mapapunta natin ang ating mga loved ones from Philippines to UAE. Guys, meron akong bonus tips sa inyo aside from the tips and processes na sinabi ko sa inyo, how you can get your parents or your loved ones to UAE. Another bonus tips is, number one,
The best months to come to UAE are during the month of December, January, February, and March. Kasi itong mga months na to, ito yung months na malamig dito sa UAE. Napakasarap at napaka-convenient po sa lahat, napaka-comfortable po sa lahat para mamasyal during those months. And the months naman na dapat ninyong iwasan na pumunta kayo sa UAE is during the months of July, August, up to September. Kasi during those months po, medyo mainit naman po talaga dito. Umaabot po ng 42 degrees ang temperature dito sa UAE during those months. So, like now, it's February. Masyado pong malamig dito. Nakakapagsuot ka po ng jacket after work at early morning kasi masyado po siyang malamig dito. Hindi naman po siya nagwi-winter. Tinatawag lang nila na winter season but not literally having snow or whatsoever. Yung weather lang po talaga nagda-drop siya during this month. So, yun yung bonus tips ko sa inyo para worth it yung visa na ibabayad ninyo or ikukuha ninyo para sa mga loved ones ninyo who wanted to come to UAE for a visit. So, yun yun mga guys. Please keep that in mind. And with that, thank you very much for watching this video. I just hope naging helpful ang mga tips and procedures na ibigay ko sa inyo kanina. Sana nakatulong ito para ma-enlighten kayo kung paano ma-process ang mga visas ng ating mga loved ones going to UAE. So I just hope mapag-isip-isip na ninyo, papapuntahin ba ninyo ang mga loved ones dito sooner or later. So let's just go for it habang kaya pa natin silang papuntahin dito. I'm sure mag-i-enjoy sila pag pumunta sila dito sa UAE. This is such a beautiful country and makita din nila kung ano yung mga buhay natin dito bilang mga OFW. Alright, so this is your Madam Malu saying bye and see you again in my next vlog. I'm in love with you.